Guys, on the way tayo sa Guanson, Makati. Kasi nga, 1 year na to si Vitsky. Wala pa tong ano, nabibinyagan ng ano, ng casa or something. So, punta tayo doon. Siguro, para sa akin, kailangan na to i-change oil at palitan ng ano, ATF kung kailangan. Kasi nga, 1 year na to. As you all know, January 2020 ko to kinuha eh. Kaya na ngayon, di ba guys? January 2021 na. Kaya let's go. Yun guys, galing ako sa Guanson. So, hindi ko pala na vlog doon kasi may kinausap ako. So, ito, nasa bahay na ako kasi malapit lang yung Guanson sa lugar namin dito sa ano. Kasi Guanson, Evangelista yun guys. Nandito kami sa ano, Bonifacio Street. So, medyo malapit lang, mga 5 to 10 minutes away lang sa Guanson. So, food for thought lang pala tungkol dun sa Guanson card. So, yung Guanson card pala nila, kasi pag ginamit mo yon free yung service eh.
So yung service charge nila is 150 pesos. So binili ko to yata nung January 2020. Eh ano nang petsa ngayon? So nagkano na pala? Good for 1 year lang pala yon. So hindi ko nagamit guys yung ano eh, yung Guanson card kasi expired na. Ika nga, kailangan pala, bago pa mag 1 year, dalhin mo na yung motor mo para i-service sa kanila. In my case kasi guys, nasa 500 plus lang yung aking ano eh, ang mileage nitong ni Bitsky, di ba? Tapos nagka ano pa, nagka ECQ pa guys, di ba? So tingnan natin guys oh, yung mileage nito. So napaka low mileage niya. So wala namang guys reason para pumunta ako ng Guanson at ipa-service ko to kasi ayos pa naman eh. Tapos so yun. So ito nga guys. Tingnan natin ha. So yun, as you can see guys, 513 pa lang na itatakbo nitong ano ni Bitsky guys. Ayan. So yun, so sa mga bago dyan na bumili sa Guanson, at least malaman nyo na if ever lang naman, kasi katulad sa amin, masyado damit kaya hindi ko naman binalot. So try nyo na guys na dalhin, ipa-service na yung sasakyan nyo bago pa mag ano, kasi sayang din guys yung ano eh, yung service fee nila, which is 150 pesos. So binigyan naman ako guys ng discount. So ito na guys yung ano, pakita ko, share ko lang yung pinagawa ko. So yun. So ito yung mga pinagawa ko guys. So after 1 year, so alam ko naman na iba hindi naman kailangan, pero ginawa ko na kasi naluto na rin naman ako guys. Ayan. Ayan, Honda Beat Oil. Sa Guanson to lahat guys, at 230 pesos. Gear oil, napapalit na ako, 65 pesos. Spark plug, ayan, 157 pesos. At ang service charge, which is 150, pero binigyan na lang ako ng discount na 30%, so 105 siya. So all in all, ang binayaran ko ay, kano ba binayaran ko? So ito, total of 557. So at least guys, di ba? Kahit pa paano meron tayong ano, peace of mind. So parang sa sasakyan din niya na 4 wheels eh. It doesn't mean na hindi mo naman siya ginagamit. Since na-stock din guys yung oil. So may chance na talagang ano, baka matuyot, 'di ba? Parang wax lang 'yan eh. So hindi naman 'to masyado ginagamit. So maganda pa rin eh. Kung may budget lang naman, i-replenish natin yung mga oils para maganda ang performance sa sasakyan. Spark plug, katulad ito, automatic, may gear oil, tapos oil niya yung motor oil, so change oil. So 'yun, change oil, gear oil, spark plug. So 'yun yung mga common. So ano lang naman guys yung ano, gastos ka lang ng mga 557, 'di ba? Para at least eh alam mong ano ka, okay, tapos napapa-check up mo pa yung mga ano, mga preno, 'di ba? Yung under chassis nitong ano ni Bitsky. So 'yun guys. So na-share ko lang guys 'yun, tapos ayun, bigyan ko na lang sila pops doon, sila kuya, ng ating mga merchandise. So hindi ko na rin binidyo. So, para at least, kahit pa paano eh, nagpapasalamat ako na naging bahagi sila sa mga first vids ko. Lalo na yung, ano, yung kusang ko ito binili sa Guanson Makati. So shout out, taga Guanson Makati. Maraming salamat. Kahit na kuya, maraming salamat. Sana kahit papaano guys, may natutunan kayo sa aking munting vlog dito kaya Bitsky na 1 year old na siya. Ayan. So natatakutan niya is 500 something kilometers, di ba? Pero yun nga, napakaganda talaga ng performance nito. So yun. Ano pa ba? Ito pala, share ko na lang din since nalilito na tayo. So ito guys, ang sa 1 year kong ginagamit ito si Honda Beat, wala naman akong guys na naging problem. So ang naging isa lang sa mga naging major problem ko lang, hindi naman major problem. Hello. Ay yung ay si say welcome to my channel. Sige. Baby. Welcome to daddy's channel. Okay, thank you baby. So yan, ito si Bunso. So insert lang natin. So yan. So yun guys, Micheller tires, yan.
So napansin ko lang dito sa kay Honda Beat ay napakadulas ng kanyang front wheels. So ang ginawa ko, since naka-strike 3, so almost 3 times ako na muntik ng very slippery itong front wheel. So taka na, paplatan ako. Tapos yun nga guys, ang napansin ko kasi doon sa stock tires niya, yung sidings pala nitong front wheel ay manipis. Unlike nitong mga branded na mga gulong, mas ano siya guys, mas makapal, mas maganda yung mga yung sidings niya, yung walling niya dito. Kaya pag nasa tamang tire pressure siya guys, hindi siya basta mapaplat. Unlike nung stock tires guys, madulas na. Tapos ilang beses din ako naplatan. So hindi ko ma-explain, wala namang butas, pero sumisingaw talaga siya guys. Lalo na pag under-inflated, matagal mo hindi nagamit, tapos ginamit mo. Sumisingaw siya dito guys, yun din nasabi sa akin nung vulcanizing. So, pagdating naman guys sa fuel efficiency guys, talagang napakatipid niya guys, hindi ko na alam kung paano i-measure yan. Basta sa 2 to 3 weeks hanggang isang buwan talagang kahit paikot-ikot ka lang, hindi ka talaga gagastos ng malaki. So, very siya, fuel injected. Sa performance, sa pangilalim niya, sa kahit may angkas, sa hatak niya, wala. The best tong Honda Beat. So, para siyang, ika nga sa, para sa akin, para siyang lalaki. Bros kong lalaki. To think na napakalit na ng kanyang displacement. 110 lang, 110cc. Okay na okay siya guys. So yun lang masasabi ko sa 1 year na gamit ko dito kay Beatski, sa aking Honda Beat. So yun guys, sana kahit papano, sana may natutunan kayo sa aking munting vlog tungkol dito sa aking first change oil kay Honda Beat. So 1 year old na siya. This is Waliskila guys, don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel guys. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Stay safe and God bless guys.